Konstruksyon ng dalawang underground station ng Metro Manila Subway inumpisahan na. Target po ng Department of Transportation ang full implementation nito sa taong 2028 kung saan bukod sa mapababa ang pasahe, mapaikli rin ito ang oras ng biyahe. Si Karen Villanda sa detalye. Rise and shine, Karen. Let's all give a round of applause. Opisyal nang inumpisahan ang konstruksyon ng dalawang underground station ng Metro Manila Subway, ang Andonas at Campo Aguinaldo Station. Karagdagan ito sa iba pang ginagawang istasyon ng kauna-unahang underground railway station sa bansa. Ang Andonas Underground Station ay itatayo malapit sa LRT2 Andonas Station. Habang ang Campo Aguinaldo ay sa loob ng kampo malapit sa kanto ng Colonel Bonnie Serrano at Katipunan Avenue. Layo na itong pagdugtungin ang Quezon City at Pasig City. Ang katabi nito ay LRT MRT3. Inaayos na namin yung connection ng North Avenue sa MRT and Common Station. Second, magkatabi ito sa LRT Line to Anonas. Magkatabi rin ito sa MRT4 Ortigas Station at yung Ortigas Station ng subway. Magkatabi rin ito sa Senate DepEd NSCR Station. So marami siyang katabi. Dating may mga warehouse at facility ang AFP dito sa aking kinatatayuan sa loob ng Camp Aguinaldo. Pero sa ngayon, nilinis ito para pagtayuan ng underground station. Ay naman sa DOTR, oras sa matapos ang konstruksyon, ay maihihiwalay na ito sa mismong Camp Aguinaldo at magkakaroon ng entry at exit ang mga pasahero sa labas. Ikapito at ikawalo ang Andonas at Camp Aguinaldo Station sa 17 istasyon ng Metro Manila Subway mula East Valenzuela hanggang Bikutan sa Paranaque. Target ang full implementation sa taong 2028 kung saan mapapaikli na lamang sa 35 minutes ang biyahe mula QC hanggang NAIA Terminal 3. Nagkakahalaga sa higit 488 billion pesos ang kabuang proyekto sa Metro Manila Subway na utang mula sa Japan. Sa sideline sa official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, kinumpirma ni Secretary Jaime Bautista na may naila ang pondo na $4 million para sa feasibility ng karagdagang tatlo pang subway sa bansa. Meron tayong mga, yung planning department natin, no, nag-aaral na ng mga other possible subways. So wala pa tayong, hindi pa namin masasabi kung kailan, pero pinag-aaralan na. No? Kasi kailangan nating iplano yan. Eh, no? Matagal na ma-implement yan. Kaya as early as now. Specifically yung inaaral ninyo? Some parts of Metro Manila also. Samatala, oras na magamit na ang subway, nasa 40 to 60 pesos ang inaasahang magiging pabasahe mula East Valenzuela hanggang NAIA Terminal 3. Pero tiyak na dadaan pa ito sa panibagong review, oras na maging operational ang subway system. Samatala, isasagawa ngayong Biyernes ang public hearing para sa taas pasahe ng LRT1, LRT2 at MRT3. Public hearing, which means we invited stakeholders. Yung naririnig natin nagsasalita sa radyo, sa TV, sa social media, sa dyaryo, opposing it, we invited them. Magsasalita ang LRMC, idedepensa nila kung bakit ganito ang dapat fare increase. Magsasalita ang LRT Line 1, Line 2, idedepensa nila kung bakit magkano. At ang MRT3 ganun din. Samantala, target naman na DOTR na magkaroon ng partial operability ang common station sa Mayo o Hunyo, kaya naman puspusa na ang pagsasaayos sa signaling system nito. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.